At syempre, ang nag-iisang best friend ni Super Tantan. Ayan. Marami pong salamat muli at nagkita-kita tayo muli ngayong Sunday dito po sa ating weekly show together with my best friend, Super Tantan. Ayan. At this time, itutuloy natin yung magandang topic natin last week. I hope na marami kayo natutunan sa buhay ni Joseph. Part 1 pa lang po yan. At ngayon po, ang gagawin natin ng part 2. Ano kayang nangyari kay Joseph after na makulong siya dahil sa napagbintangan siya na gumawa ng hindi maganda sa asawa ni Potiphar? Ayan, nakulong siya ngayon. At tignanin natin mga super kids kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay nito ni Joseph. Ayan, excited na ba kayo mga super kids? Pero syempre, bago yan, yung lagi naming request sa inyo, no? Gusto sana namin, before we start, we would like to invite you and of course to bring your Bible, notebook, pencil, or ball pen para you can take note every lesson that you will learn in this morning, no? Dun sa ating story. So, yung mga super kids, syempre, imbitahan na rin natin yung ating mga kaibigan. Dahil this time, marami at marami at marami tayong matututunan sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. And today, syempre, yung request namin, nakikisuyo kami sa inyo mga super kids. Favor lang, please don't forget to click the subscribe button, yung kulay pula sa baba, yan. At saka yung bell sa tabi niya. And click na rin lahat yung all para lahat ng mga susunod naming video with Super Tantan ay mapapanood nyo. Okay? So this time, mga super kids, bago ko makalimutan, ngayon ay August 30. Ayan, katapusan na ng month ng August. Ang bilis ng panahon, mga super kids, no? Ngayon, mag-October na naman. Siyempre, kapag dating na, although gusto ko sanang batiin next week pa, pero gusto ko na rin batiin ngayon. Gusto namin batiin ang lahat na magbe-birthday for this coming month sa buwan ng October. Happy birthday mga Octoberian! Ayan, lahat na mga may birthday ng October. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. And may the Lord bless you more. Ayan, for the new year. Ayan, at sabi ko nga, ngayon ay August 30 at ngayon ay araw ng Linggo. At kapag araw ng Linggo, isa lang ang ating sinisigaw. Alam nyo na yan, mga super kids. Sabay-sabay tayo, ha? In the count of 3, 1, 2, and 3. It's Fun Day Sunday! So every Sunday is a very special day because Sunday is the day of the Lord. Okay, do not forget that. We will open this show in a very short prayer as we welcome the presence of the Lord today. Okay, let's pray. Father, salamat po. Thank you for your faithfulness for the past weeks. Salamat Panginoon sa mga nakalipas na araw kung paano mo kami ginabayan at iningatan. Maari po ang ilang mga super kids sa amin ay nag-start na po ng klase. Meron na po mga online class, no? O iba ay modular, I don't know. But for all public school, oh God, they prepared to start by this coming October. And we pray, Lord Jesus, na kayo po ang mag-ayos ng lahat ng mga pangangailangan namin. Lalo pat sa panahon ngayon na mahirap po ang trabaho, nakakulong kami sa aming mga tahanan at hindi kami makabiyahe, wala mga sasakyan Panginoon, hindi kagaya noon. And we pray Lord Jesus that you will help us, you will protect us Lord from this pandemic because of COVID-19 virus. We pray Lord Jesus, we commit to you, our president, our government official Lord God, and we also pray to you Lord Jesus that you will going to provide the vaccine. Sabi nila Panginoon, meron na raw vaccine
pinagpipray namin na sana maging okay po ito, maging successful po ito, kung ito po yung kalooban nyo. And Lord, wala po sanang mas masamang mangyari sa mga willing na magpaturok nitong vaccine na ito. And sana nga po, Panginoon, ay by your way, by your will, Lord Jesus, we pray na masugpo, matapos na po, that it will end this virus, this COVID-19, Lord God. And we pray, Lord Jesus, also for the wisdom and the guidance of Holy Spirit to be with us this morning. Dalangin po namin, Panginoon, that you will teach us, Lord, to understand your word as we study the life of Joseph. And we thank you, God, for this privilege that we have, Lord Jesus. We thank you for your great love. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, and amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Turning lies around.
sa'yo, Super Tantan. Nagandang araw naman sa'yo, Kuya. Andito na naman tayo, Kuya, sa ating show. Oo nga, mga Super Kids, magandang araw sa inyo. At kami ay nagagalak dahil magkasama na naman kami ni Super Tantan para sa espesyal at nakakatuwang kwentuhan natin ngayong araw na to. Oo, Kuya. Ang ganda ng kwento natin last Sunday. At itutuloy natin yan ngayon. Oo nga, Super Tantan. Ano ba yung kwento natin last Sunday? Siyempre, kaya yung tungkol sa buhay ni Joseph. Oo, si Joseph. Joseph the Dreamer. Ayan, ngayon ang part 2, yung ating pag-aaralan ngayon sa buhay ni Joseph from the pit to the palace, part 2. Ayan. Excited na ako, Kuya. Ano ba nangyari sa kanya uli last week? Okay, last week, mga Super Kids, ang nangyari kay Super Tantan. Anong Super Tantan? Sorry. Anayosin mo? Oo nga, sorry. Ang nangyari hindi kay Super Tantan, kay Joseph. Ang nangyari kay Joseph last week, mga Super Kids, no? Nakita natin yung buhay niya. Paborito nga siya ng kanyang daddy, no? Ginawan pa siya ng magandang robe, ng magandang damit. Tapos sa talagang special siya sa harapan ng kanyang tatay na si Jacob, pero kinaiinggitan naman siya ng kanyang 10 mga kapatid at pinlano pa siyang patayin. Oo nga, Kuya, gusto nga siyang itapon dun sa balon. Nakakalungkot kaya ngayon. Oo nga, totoo yun, Super Tantan. Gusto siyang itapon sa balon. Actually, tinapon siya. Kaso naman may mga dumating na merchant, anong ginawa sa kanya? Si Judah, diba, sabi sa kanya, ibenta na lang. Although gusto siyang sagipin ni Ruben, yung kanilang panganay na kapatid, pero wala, hindi nangyari yun. Tapos ang napasama pa nun, siya ay dinala saan? Sa Egypt! At doon siya binenta, Kuya! Oo, tama. Doon siya binenta kay Potiphar. Ayan. In fairness naman, no, nakita natin sa istorya last week, mga Super Kids, na talagang habang siya ay alipin ni Potiphar, talagang ang kamay ng Panginoon ay laging kasama niya. Kumbaga, ginagabayan siya ng Lord. Di siya talaga pinabayaan kahit na nandun siya sa ibang bansa. No? Very strange place para sa kanya yon, kasi lumaki siya sa Kanaan. So, kaso meron naman isang hindi magandang nangyari. Oo nga, Kuya. Hindi na siya nawala ng problem, Kuya, eh. Lagi na lang siya mayroong problema. Oo. Lagi na lang siya may problema, Kuya, eh. Oo, totoo yun. Lagi na lang siya may problema. At ano nga yung nangyari sa kanya, Super Kids? Mga kung maalala nyo yung pinag-usapan natin last week, nagkaroon sa kanya ng gusto yung asawa ni Potiphar, yung amo niya na bumili sa kanya at pinagtangkaan siya. Kaso hindi siya nagtagumpay, kaya tumakbo kasi si Joseph, no? Diba yung lesson natin last week? The best way to fight the temptation is to run from it. Yan, kailangan tumakbo tayo sa tukso, huwag natin labanan, hindi na tayo mananalo doon. So kagaya ng ginawa ni Joseph, tinakbuhan niya yung misis ni Potiphar na laging inaakit siya. At anong nangyari? Naiwan sa kanya yung... Yung damit niya, Kuya, naiwan niya doon kay Mrs. Potiphar. Oo, kay Mrs. Potiphar naiwan. At ang nangyari noon, syempre, napahiya ito si Mrs. Potiphar dahil hindi siya nagtagumpay sa plano niya kay Joseph. Kaya siya ay nagsisigaw at syempre naglabasan yung mga sundalo. Siyempre, mataas na katungkulan to si... May mataas na katungkulan itong si Potiphar, yung kanyang asawa. Kaya talagang hinuli si Joseph at nilagay sa kulungan. Ang Joseph, kung saan eh, ginagawa niya lahat yung gusto ni Lord sa buhay niya, pero nakulong ko rin siya, Kuya. O, totoo yun. At itutuloy natin yung kwento ngayon, ano? Sabi ko nga, ang title natin, Joseph from the Pit to the Palace, Part 2. Matatagpuan natin ang istorya ni Joseph sa Genesis chapter 41 to 47. Yan. At syempre, basahin ko na, no? Sabi sa Genesis 39, verse 19 to 20, when his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. Ayun, Kuya, nakakulong na si Joseph kasi pinagintangan siya ng asawa ng Potiphar. Salbahe naman yun talaga, oh. Oo nga, Super Tantan, nakakalungkot at hindi man na gusto ni Joseph yung nangyari sa kanya, pero wala siyang magawa dahil syempre mataas ang katungkulan nung asawa ni Mrs. Potiphar, o si Potiphar mismo, no? At yun nga, siya ay pinakulong. Okay. Pero sabi sa Genesis chapter 39 verse 20 to 23,
Joseph Masters took him and put him in prison. Ayun na nga. The place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all those who was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Ayan kuya, dinakita ni Lord na kahit nandun siya sa loob ng kulungan, ginagawian siya ng Panginoon. Oo, tama dun, super tantan. At yun naman yung nakakatuwa dito sa Lord natin, ano? Talagang kahit sa masamang sitwasyon ng buhay natin, talagang nandoon ang Panginoon na gumagabay sa kanya. And this time, kitang-kita po natin sa Bible na sinabi doon na kahit nandun siya sa kulungan, pinagkatiwalaan siya ng warden. Ibig sabihin ng warden, siya yung parang pinaka nagbabantay ng prison. So nagkaroon siya ng favor, si Joseph nagkaroon ng favor dun sa warden, at talagang pinagkatiwalaan siya dun sa mga nakakulong dun. Ibig sabihin, itong si Joseph talagang binibless ng Panginoon, kasi nakikita ng mga nasa paligid niya, yung mga tao sa paligid niya, na talagang ginagabay ng Panginoon itong taong ito. Kaya talaga namang nagkakaroon din si Joseph ng favor dito sa mga taong nasa paligid niya. So ito, habang nandun siya sa kulungan, sabi sa Genesis chapter 40 verse 1 to 4, sometime later, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master, the king of Egypt. Pharaoh was angry with these two officials, the chief cupbearer and the chief baker, and put them in custody in the house of the captain of the guard, in the same prison where Joseph was confined. The captain of the guard assigned them to Joseph, and he attended them. Ayan kuya, so dahil siya ngayon pinagkakatiwalaan sa loob ng kulungan, ayun, siya yung nagbuntay doon sa dalawa. Yung cupbearer at saka yung cupbearer and yung baker, no, may nagawa silang hindi maganda sa payro, kumbaga nagalit sa kanila yung payro, so pinakulong nga sila. Cupbearer, siya yung naghahanda ng wine sa payro. Yung payro, siya yung hari ng Egypt. At yung baker naman, syempre, yung baker, siya yung gumagawa ng tinapay ng payro ng king of Egypt. So itong dalawang to itinapon sa kulungan, nakasama nila doon si Joseph sa loob. And ito nga, kinausap sila ni Joseph. Genesis chapter 40 verse 6 to 8, when Joseph came to them the next morning, he saw that they were dejected. So he asked Pharaoh's officials who were in custody with him in his master's house, "Why do you look so sad today? We both had dreams," they answered, "but there is no one to interpret them." Then Joseph said to them, "Do not interpretation belong to God? Tell me your dreams." Yung dalawang alipin ni Pharaoh, nakausap si Joseph, at sabi nila, medyo nung time na yun, isang araw na yun, medyo stress sila kasi nagkaroon nga sila ng panaginip, pero hindi nila maipaliwanag o hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin nun. At sinabi ni Joseph, "Sige, sabihin mo sa akin kung ano yung panaginip nyo at ipapaliwanag ko." Sa Genesis chapter 40 verse 9 to 13, so the chief cupbearer told Joseph his dream. He said to him, "In my dream, I saw a vine in front of me, and on the vine were three branches. As soon as it budded, it blossomed, and its cluster ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes, squeezed them into Pharaoh's cup, and put the cup in his hand." "This is what it means," Joseph said to him. "The three branches are 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your position, and you will put Pharaoh's cup in his hand, just as you used to do when you were his cupbearer." Ayun, ang ganda ng explanation ni Joseph po yan, no? Babalik siya dun sa magsa-search sa Pharaoh. Oo, tama. At ang sabi dun ni Joseph, ang sabi ni cupbearer na naginip siya dun sa vine, o yung ubas, no? Yung garden ng ubas. Ano ba tawag dun? Hindi ko alam po niya, usa yun. Ayun. Meron daw mga puno ng grapes. Ayan. At ang sabi niya dun, nakita niya,
yung vine na yun sa harapan niya. At merong isang may tatlong branches, no, sanga itong vine na to, na merong mga magagandang ubas. Tapos kinuha niya yung grapes. At nung kinuha niya yung grapes, yun, piniga niya dun sa cup ni Pero. Yan, so yun yung panaginip niya. Yung cup ni Pero na may lamang ubas, kasi piniga nga niya yung ubas dun, no, ibinigay niya uli kay Pero. Ang interpretation dun ni Joseph, sabi niya, yung three branches na yon, yung tatlong sanga na yon, ang ibig sabihin nun ay magkakaroon ng tatlong araw, lilipas ng tatlong araw, at siya ay ipapatawag uli sa kaharian ng Egypt o ni Pero. At pagkatapos ay ibabalik siya sa kanyang posisyon bilang isang cupbearer. Ah, yun pala yan, kuya. Oh, ang galing doon ng kanyang explanation doon. Wow! Oo, at talagang maganda yung explanation ni Joseph, ano? Biruin mo, makakatanggap ka ng balita na huwag kang mag-alala. Ang ibig sabihin sa'yo ng panaginip mo, ibabalik ka sa dati mong posisyon. Ah, ang galing naman lang, kuya. Sa Genesis chapter 40, verse 14 to 15, Joseph requested this cupbearer. Ayan, sabi naman niya sa cupbearer, kasi nga yun yung mangyayari after 3 days, babalik siya sa Pero, no? Kumbaga magse-serve siya uli sa Pero. Sabi niya, nakiusap siya. Sabi niya, "But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pero and get me out of this prison. I was forcibly carried off from the land of the Hebrews." Yun nga, kasi nga, diba, din galing siya ng Kanaan. Tapos binenta siya, no? "And even here, I have done nothing to deserve being put in a dungeon." Ayan, sabi niya, wala naman akong ginawang kasalanan para mapunta ako dito sa kulungan. Baka pwede pagdating mo dun sa, pag nakabalik ka na sa position mo bilang cupbearer, banggitin mo ako sa Pero na nagpaliwanag ng iyong panaginip. Ayan, kuya. So, hulingin mo na siya ng tulong dun sa cupbearer, no? Oo, tama ka dun, Super Tantan. At talagang, syempre, para kay Joseph, ito na yung hope niya. Para kasi matutulungan niya, eh, alam naman niya na mangyayari yon. So, ito na yung hope niya, mapalaya siya dun sa pagkakulong niya dun sa prison na yon. Genesis chapter 40, verse 16 to 19. "When the chief baker saw that Joseph had given a favorable interpretation, he said to Joseph, 'I too had a dream. On my head were three baskets of bread. In the top basket were all kinds of baked goods for Pharaoh.' 'This is what it means,' Joseph said. 'The three baskets are 3 days.'" Ako, parehong tatlong araw din, no? "'Within 3 days, Pharaoh will leap off your head and impale your body on a pole, and the birds will eat away your flesh.'" Ah! Ano yan, kuya? Bakit gano'n ang nangyari sa kanya? Nakakalungkot yung interpretation ni Joseph. Sabi raw nung baker, yung gumagawa ng tinapay ni Pero, ganun din daw, meron din daw siyang panaginip. Meron siyang tatlong lagayan ng tinapay sa kanyang ulo. Kumbaga, naglalakad siya. Tapos dun sa lagayan na yun, maraming iba't ibang tinapay. Kaso kinain daw ng ibon. At ang interpretation naman ni Joseph, hindi maganda, hindi kagaya dun sa cupbearer, no? Ang interpretation ni Joseph, sabi nung tatlong araw, yung tatlong lagayan, katong ang ibig sabihin nun ay magkakaroon uli ng tatlong araw. At sa tatlong araw na yon, ipapatawag din siya ni Pero, kagaya doon sa cupbearer. At pagkatapos siya ipatawag doon, ibibitin siya sa pole. Ibig sabihin sa isang parang poste yung kuya. Oh, yun nga, parang ganun poste. O parang ganun, yung plug pole, parang ganun. Tapos ipapakain siya sa mga ibon. Oh, no. Siguro ang dami mga ibon na malalaki doon, no? Kuya, siguro mga vulture, ganun. Yung mga kumakain ng lungo ng tao. Yuck! nakakaawa yung interpretation. Kung ikaw kaya makarinig ng ganung balita, siguro hindi ka matutuwa, no? Parang, ha? Ibig mo sabihin, tatlong araw, papatayin ako. Parang ganun yung sinabi ni Joseph kay Baker, no? Anyway, Genesis chapter 40, verse 20 to 23. "Now, the third day," ito na, dumating na yung tatlong araw, no? "Now the third day was Pharaoh's birthday, and he gave a feast for all his officials. He lifted up the heads of the chief cupbearer and the chief baker in the presence of his officials. He restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh's hand, but he impaled the chief baker, just as Joseph had said to them in his interpretation. The chief cupbearer
However, did not remember Joseph. He forgot him. Ala! Ano nangyari doon, kuya? Napalimutan ni Kukwero si Joseph. Ala! Isa pong hindi maganda siguro sa excitement na naramdaman nito ni si Cup Bearer. Sa sobrang excitement niya na siya ay mapalaya uli at maibalik siya dun sa kanyang pwesto, nakalimutan niya na nakiusap sa kanya si Joseph. Favor ni Joseph, nakausapin niya si Pero at banggitin siya tungkol sa kanya na wala siyang kasalanan, na galing siya sa Kanaan, na pwersahang ibinenta at nakarating siya sa Ehipto para matulungan siya makalaya. Pero ang sa kasamaang palad, lahat yun, nakalimutan yun ni Cupbearer. Ah, so ibig sabihin, kuya, nakulong pa rin si Joseph. Oo, nandun pa rin si Joseph sa sa kulungan. Nakakalungkot na istorya, mga super kids, no? Salip na makakalaya na siya. Kumbaga, si Joseph, inaasahan niya talaga itong si Cupbearer na magiging daan niya para magkaroon siya ng freedom. Kaso, pagkalaya, nakalimutan siya. Genesis chapter 41 verse 1 to 4. When 2 full years had passed, naku, 2 taon ang lumipas, Pero had a dream. Ayan, nagkaroon ng panaginip si Pero, yung hari ng Egypt. He was standing by the Nile. Okay? Itong Nile po ito, ito yung ilog, no? Sabi nun, he was standing by the Nile when out of the river there came up 7 cows. May 7 baka, no, na lumabas mula sa river. Sleek and fat, and they graze among the reeds. After them, 7 other cows. So may panibagong 7 cows daw na dumating. Ito naman, ugly and gaunt, came up out of the Nile and stood beside those on the river bank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the 7 sleek fat cows. Ayun, sabi doon yung 7 baka na payat at ang papangit na itsura, kinain nila yung 7 baka na matataba at malulusog at magaganda, sabi doon. Then Pero woke up. Ayun, nagkaroon naman ng dream ito si Pero. Ay, pumipiyok ka na, Tantan, ha? Oo, kaya nagbibinata na ako eh. Bibinata ka na? Oo, kuya. Ayan. Tapos, ano pa nangyari doon? Oo, ano pa nangyari doon, kuya? Okay, tuloy natin. Genesis chapter 41, verse 5 to 6. He fell asleep again. Ay, natulog ulit si Pero, no? Sabi doon, he fell asleep again and had a second dream. Aba, may second dream pa. 7 heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them, 7 other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallow up the 7 healthy full heads. Then Pero woke up. It had been a dream. Ala! Ano yun? Parang pareho lang yung kuya! Parehong 7! Oh, parehong 7. Sabi doon na nanaginip uli, second time, itong si Pero. At this time naman, yung trigo. Yung trigo kasi uso sa kanila yun eh. Sa atin sa Pilipinas, palay. Sa kanila, trigo. May 7 trigo daw na lumabas. Na magaganda. Magaganda yung butil. Talagang kulay gold. Ang ganda-ganda talaga. No? 7 yun. Ganun din na trigo na mga grain, ano? Pero yung 7 na lumabas na huli, ang papangit naman, no? At ang ginawa nito, kinain niya yung magagandang trigo, no? Kinain ng pangit na mga trigo yung magagandang trigo, no? Yung grain na sinasabi doon. So pagkatapos ng mangyari yun, nagising uli si Pero. Ala, anong nangyayari sa kanila? Lagi silang nananaginip, kuya. Kung ano-ano yun, tuminakunan din ang mga matulog. Hindi. Actually, itong mga panaginip na to, revelation to ng Panginoon. Para, kasi, di ba, tingnan natin, kasi itong mga panaginip na to, sinadya ng Panginoon na mangyari ito, no? In connection sa ating bidang si Joseph ngayon. Ah, oh, sige kuya, tuloy natin yung istorya. Ganda talaga eh. Okay, Genesis chapter 41 verse 8. In the morning, his mind was troubled. So he sent for all the magician and wise men of Egypt. Pero told them his dreams, but no one could interpret them for him. Ayan. So eto na.
pinatawag niya lahat ng mga magician kasi ang Egypt, maraming gods sila, naniniwala sila sa maraming gods. So syempre, marami silang magician at pina-interpret ng Pharaoh sa mga magician kung ano ibig sabihin ng kanyang panaginip, pero wala nakapag-interpret noon. So Genesis chapter 41 verse 9 to 13. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today, I am reminded of my shortcomings." Ayan na. Pharaoh was once angry with his servants and he imprisoned me and the chief baker in the house of the captain of the guard. Each of us had a dream the same night and each dream had the meaning of its own. Now, a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dreams and he interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dream. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position and the other man was impaled. Genesis chapter 41, verse 9 to 13. Ayun na! Doon na naalala ni Kapirer na nangako siya kay Joseph na tutulungan siya maglawas. Talaga naman, oh! Oo, good thing kasi naalala lang ni Cupbearer na meron siyang nakasama sa bilangguan. At yun ay walang iba kundi si Joseph. At itong si Joseph, ni-interpret niya yung kanilang panaginip, yung panaginip niya at sa kanong kasama niyang baker. At nagkatotoo yun. So yun, that time, sinabi niya na yun kay Pharaoh na, "Oh, may nakasama ako sa loob ng bilangguan nung pinakulong mo ko." At nangyari yung kanyang interpretation. Ayan. So syempre, anong mangyayari doon, mga super kids? Tignan natin kung ano yung susunod na gagawin ni Pharaoh. Sa Genesis chapter 41, verse 14 to 16, so Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, "I had a dream and no one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it." "I cannot do it," Joseph replied to Pharaoh, "but God will give Pharaoh the answer he desires." Ang galing na ano ni Joseph, talagang hindi niya kinilig yung glory, no? Alam nyo, isa sa mga gandang karakter ni Joseph, although nagagawa niya talaga, kumbaga gift niya na yun, magpaliwanag ng mga panaginip, pero sabi niya, hindi ko kaya yan, mahal na hari, hindi ko po kaya yan, pero kaya ng Panginoon, at kaya niyang ibigay yung interpretation na hinihingi nyo dun sa inyong panaginip. Dapat ganun tayo, every time na meron tayong success sa life, dapat kung meron tayong mga na-accomplish sa buhay, we have to give the glory to the Lord. Kasi siya, He is the reason, He is the cause of that success in our lives. So, yun yung ugali na talagang makikita mo kay Joseph. Although, siya naman talaga yung nag-interpret, no? Pero ginamit lang talaga siya ng Panginoon. Kaya niya nagawa yun. And this time, gagamitin siya uli ni Lord para i-interpret yung importanteng mensahe ni Lord kay Pharaoh. Ano yan, kuya? Tuloy natin yung story, kuya. Ang ganda eh. Genesis chapter 41, verse 17 to 32. The Pharaoh said to Joseph, "In my dream, I was standing on the bank of the Nile, when out of the river there came up 7 cows, fat and sleek, and they grazed among the reeds. After them, 7 other cows came up scrawny and very ugly and lean. I had never seen such ugly cows in all the land of Egypt. The lean, ugly cows ate up the 7 fat cows that came up first. But even after they ate them, no one could tell that they had done so. They looked just as ugly as before. Then I woke up. In my dream, I saw 7 heads of grain, full and good, growing on a single stalk. After them, 7 other heads sprouted, withered, and thin, and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallow up the 7 good heads. I told this to the magicians, but none of them could explain it to me." Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years and the 7 good heads of grain are 7 years." So pareho lang palang ano yun, 7 taon. "It is one and the same dream. The 7 lean, ugly cows that came up afterward
are 7 years, and so are the 7 worthless heads of grain scorched by the east wind. They are 7 years of famine. Naku, magkakaroon ng 7 taon, nagtagutong. It is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Naku, magkakaroon ng 7 taon na kasaganaan na maraming magagandang bunga, maraming tag-ani sa bansa ng Ehipto, at pagkatapos nun, magkakaroon na naman ng panibagong 7 taon ng taggutom. Okay? Then all the abundance in Egypt will be forgotten. Naku, yun na. And the famine will ravage the land. The abundance in the land will not be remembered, because the famine that follows it will be so severe. Naku, matindi raw yung taggutom na yon. Talagang wala silang makakain, sabi ni Joseph, no? Yun yung kanyang paliwanag doon sa panaginip ni Pharaoh. The reason the dream was given to Pharaoh in two forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. Ayan, mahaba-haba yung binasa natin. Genesis chapter 42, verse 17 to 32. Wala, kuya! So, itutuloy talaga nangyayari talaga yung taggutom na yan, kuya, no? Oo, talagang hindi maiiwasan yan. Sabi ni Joseph, itong panaginip na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay para makapaghanda ka. Kasi hindi mapipigilan itong taggutom na to, itong famine na to. Talagang mangyayari ito sa buong lugar nila, lalo na sa Egypt. Ayan, so talagang preparation pala yon, warning pala yon. So Genesis chapter 41, verse 33 to 40. Ayan, sabi naman doon, "And now let Pharaoh look for a discerning and wise man and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance." So lahat ng mga maaani nila, yung fifth, yung panglima na harvest nila, dapat itatabi yun. Yun ang sabi ni Joseph. "They should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh." Yan. "To be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine." Ayan. So, ibig sabihin, habang nando sila sa 7 taon ng kasaganaan, yung bawat panglimang aanihin nila, no, yun ay itatabi sa Ehipto para pagdating ng taggutom, yun ang kanilang gagamitin habang merong taggutom sa loob ng 7 taon. "The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So, Pharaoh asked them, 'Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God?' Then Pharaoh said to Joseph, 'Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to be submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you.'" Anako, ganda na nangyari kay Joseph. Wow, ang galing nang nangyari kay Joseph, kuya! Naging panang kuhay siya ng Pharaoh! Oo, biruin mo yon. Sabi niya, wala nang tataas sa'yo dahil wala naman kami nakitang ibang tao na talagang katulad mo. Talagang matalino at kinakasihan ng iyong Panginoon. Kasi noong time na yan, iba ang God ng mga Pharaoh, eh. Iba ang God ng mga Egyptian. Pero sabi niya, nakita niya yung pagkilos ng God sa buhay ni Joseph. So sabi niya, wala na akong ibang i-assign maliban sa'yo. Ikaw na ang pipiliin ko. Sabi niya, gagawin kitang kanang kamay ko. Maliban sa akin, wala nang tataas pa sa'yo. Ah! Ang galing naman nun, kuya! Did lang siya naging parang hori na siya dun, kuya, no? Oo naman, para siyang king nun. Lahat ng i-order niya, gagawin ng mga officials. Lahat ng mga iutos niya, lahat ng mga gagawin niya, talagang papayagan nito ni Pharaoh. Kasi sabi nga ni Pharaoh, walang ibang tataas sa kanya maliban sa kanya lang. So, si Pharaoh, tapos si Joseph na agad. Austin, yun! Totoo yun. Isang makikita natin dito mga super kids, sa kahit na hindi magagandang bagay ang nangyari sa buhay ni Joseph, hindi hinayaan ng Panginoon na masira siya, kundi tinupad niya yung kanyang magandang plano kay Joseph.
Kahit na hindi na naging maganda yung nagkaroon siya ng, pero may kulong ka, nagkaroon ka ng masamang record, 'di ba? Parang ang sama-sama noon, 'di ba? At tayo rin, ganun din, kahit nagkakaroon tayo ng mga, si Joseph nga, di niya kasalanan eh, pero kinulong siya. Pero tayo, kahit may mga kasalanan tayo, kayang-kaya tayong i-restore ng Panginoon at kayang-kaya niyang tuparin ang magagandang pangako niya sa buhay natin. Oo nga, kuya, ang galing talaga ni Lord din, kuya. Oo, di ba? Tuloy natin, mga super kids, gumaganda yung istorya natin. Genesis chapter 41, verse 41 to 45. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's fingers. Dami fingers. Joseph finger. Yan. So yung kasi merong mga sing-sing, parang simbolo ng authority ng Pharaoh. Yan. Tinanggal niya yon sa kamay niya, tapos inilagay niya sa kamay ni Joseph. So yun katindi yung kapangyarihan ni Joseph nung time na yon. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. Wow, talagang may gold pa talaga. He had him ride in a chariot as his second in command. And people shouted before him, make way! Wow, kilalang kilala siya. Bidang bida siya sa mga tao kasi nasa kanang kamay siya. Kanang kamay siya ng Pharaoh, ng hari ng Egypto. Thus, he put him in charge of the whole land of Egypt. Ayan. Sa buong bansa ng Egypt, siya yung pinaka nagko-control si Joseph. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word, no one will leave hand or foot in all Egypt. Pharaoh gave Joseph the name Zaphenat Paneah. Yan, ang ganda ng pangalan niya sa Egypt, no? Zaphenat Paneah. Yan, and gave him Asenath. Si Asenath, ito yung daughter ni Potipera. Yun yung kanyang naging asawa, no? Priest of On, yan, to be his wife, and Joseph went throughout the land of Egypt. Ang galing naman ni Lord sa buhay ni Joseph, kuya. Nakakatuwa talaga, no? Biruin mo yun, no? Ito yung sinasabi natin. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, pinagtangkaan siyang patayin, pero hindi natuloy. Tapos, ibinenta siya sa mga merchant, no? Sa mga nangakalakal ng mga slave. At ibinenta siya sa Egypto kung saan siya ay nakuha ni Potipar. Pero, alam natin yung nangyari, hindi naging maganda. Napagbintangan siya na may ginawang hindi maganda sa asawa ni Potipar at pinatapon sa kulungan. Pero muli siyang ni-restore ng Panginoon. Si Lord ang talagang bida rito, mga super kids. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, ang Panginoon ang handang tumulong at magtupad ng mga gandang plano niya sa buhay natin. So dahil doon, tinupad niya, di ba? Kung tutusin, nakalimutan na nga siya ng cupbearer. Di ba, humingi siya ng tulong, Tantan, no? Oo, kuya, humingi siya ng tulong doon. Kaso, nagkaroon ng amnesia. Nagkaroon ng amnesia. Nakalimutan siya, no? At dahil doon, si Lord na ang gumawa ng paraan, no? After, kaso tagal, 2 years. After 2 years, doon pa lang nagkaroon ng panaginip si Pharaoh at eto nga, in-interpret siya ni Joseph. At yun ang naging dahilan, kaya pinagkatiwalaan siya ni Pharaoh na kanyang kanang kamay. At dahil doon, hindi lang doon, dahil sa ginawang interpretation ni Joseph, naligtas, nagkaroon ng paghahanda ang Egypt sa parating na taggutom sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. O, di ba? Ang galing ni Lord, di ba? Galing ni Lord Super Tantan. Oh, kuya, galing talaga si Lord kahit kailan. The best talaga ang Lord natin. Thank you, Lord! Oo, totoo yan, mga super kids. Ang Panginoon talaga, napakagaling niya at talagang inihahanda ang lahat ng bagay. Okay, tuloy natin, no? Sabi sa lesson, ano yung matututunan natin? So ngayon, naging hari na itong si hindi naman hari, pero naging makapangyarihang tao na itong si Joseph, no? At sabi dito, God has his own way to fulfill his plan to his beloved. Tayo na mga anak niya, tayo yung mga minamahal niya, no? Mahal tayo ng Panginoon at may magandang plano sa atin ang Panginoon, mga super kids. At yan, kahit anong mangyari, kahit anong bagay na... Ano titignan mo sa taas? Hindi, tinitignan ko lang si Lord ko yan. Lord, anong plano mo sa akin? Ano ba? Ang ganda ng plano sa atin ni Lord, ha? Diba? Ginagamit tayo ng Panginoon dito sa ating show, dito sa ating... weekly show. Ba't ka ba tumitingin? Pero magandang plano sa atin ng Panginoon, di ba? Nawala tuloy ako. Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon dahil talagang ang Panginoon,
yung plano niya, hindi nagbabago yan. Talagang kahit masama pa yung nangyari, di ba? Kaya sabi natin, Lord, maganda ba plano mo sa akin? Ito nangyari sa akin, masama yung ginawa ko. Kayang-kaya tayong patawarin ng Panginoon, mga super kids. Mga super kids, gusto ko lang banggitin sa inyo itong verse na to. Basahin mo nga to, Super Tantan. Sa Lamentation chapter 3, verse 25 to 27. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to wear the yoke while he is young. Wow, ang ganda nung Bible verse na yun, Super Tantan. Sabi doon, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Diba? Maganda na naghihintay tayo kahit hindi maganda yung sitwasyon natin ngayon. We can hope, we can have trust to the Lord na darating ang araw, maganda yung mangyayari sa buhay natin kasi ibibigay yun ng Panginoon. At yun yung nangyari sa buhay ni Joseph. Hindi siya nawala ng pag-asa at dumating ang tamang panahon na siya ay binilis ng Panginoon. At ngayon, talagang makapangyarihan na si Joseph dahil pinagkakatiwalaan siya ng Pharaoh. Binigyan siya ng kapangyarihan galing sa hari ng Egypt. Ang tagal na natin pinagdarasal na sana tumigil, mawala na itong COVID-19. Pero hanggang ngayon, may pandemic pa rin. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Ang tanging magagawa natin, Super Kids, ay magtiwala tayo sa Lord. Oo, Kuya. Tama ka doon, Kuya. Dapat ang gagawin lang natin, magtiwala tayo kay Lord. Ang ganda talaga ng lesson natin, Kuya. Dami-dami kong natutunan ngayon. Sana nga, mga Super Kids, kayo rin ay marami rin kayo natutunan sa ating tinalakay ngayong araw na to. At syempre, muli ibabalik natin ang pasasalamat sa Panginoon sa mga natutunan natin sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong magandang lesson na ibinigay mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magturo sa amin at patuloy na magtanim ng mga gandang lesson na ito sa aming puso at sa aming isipan. Na sa kabila ng hindi magandang sitwasyon ng aming buhay, ay patuloy at patuloy at patuloy kami magtitiwala sa inyo. Hahawa kami sa iyong mga pangako, katulad ng ginawa ni Joseph. Kayo po ang tunay na bida dito po sa aming mga kwento, Lord God. And we pray, Lord Jesus, that you will continue to strengthen our faith, Lord, as we continuously study your word, continue to learn from your word, O God. We pray, Lord, you, Lord, this prayer, O God. And thank you, Lord God, for being with us this morning. Thank you, God, for all your faithfulness, for all your great love, for always being there for us, Lord God. We thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen! 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 Ayan. So marami pong salamat, mga Super Kids, at muli kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na panonood nyo sa amin. Nawa ay magkita-kita tayo uli next week, no? Ako po uli si Kuya Bert. At ako naman si Super Tantan. Tantanan! Paalam! Paalam, mga Super Kids!